Dito siya nawala sa lugar na to. Dito mismo sa amin kasi, dito raw yung pinakamalala ang pinsala. Unso, nandito na si Kuya, nasan ka? Isang pagbati para sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa ating channel. Ako nga pala ang inyong lingkod, si Miss Anne, na ngayon ay muling maghahatid sa inyo ng isa na namang kwento ng kababalaghan. Hango sa tunay na mga paglalahad mula sa iba't ibang taong nakaranas ng mga ito. Ang kwentong hatid namin ngayon sa inyo ay tungkol sa karanasan ng ating letter sender of the day na tawagin na lang natin sa pangalang Rocco. Nang magbakasyon sila ng kanyang kaibigan sa Pampanga, upang makipamiyesta sana. Sa halip ay ginambala sila ng mga biktima ng isang trahedyang nangyari. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang kanyang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Please call me Rocco, 29 years old. Sales rep sa isang kumpanya dito lang po sa Makati. Matagal ko na hong gustong i-share ang kwento ko rito sa inyo. Pero ngayon lang talaga ako nakahanap ng oras at lakas ng loob para po gawin yon. Malaki ho kasi ang naging epekto ng istoryang ito sa buhay ko. Kaya medyo sentimental din ho ako kapag nababanggit ko ang kwentong ito. May kinalaman ho kasi dito ang isa sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Summer yon ng taong 2012. Nagdesisyon pong magbakasyon ang buong pamilya namin, kasama ang ilan pa naming relatives, sa isang beach sa Batangas. 18 lang ho ako ng mga panahong yon, habang ang pinakamamahal ko namang kapatid na si Daisy ay 8 taong gulang. Ang saya-saya po ng araw na yon. Maaliwalas naman ang panahon kahit na medyo maalon dahil may paparating daw na bagyo sa mga susunod na araw. Sobrang excited ho ni Daisy dahil sobrang tagal na nang huling magbakasyon kaming pamilya. OFW po kasi ang papa namin, kaya bihira lang din kaming mabuo. Wow! Ang sweet talaga nitong baby girl ko, ha? San galing to, anak? Pinitas ko sa garden, mama. Dun sa tapat ng bahay ni Kuyang caretaker. Kaya tago mo na po, mama, dali. Baka kasi mahuli tayo, eh. What? Anak! Ang pilya mo talaga. Daisy was our family's little princess.
Kaya nga ipinangalan siya ni Mama sa paborito nitong bulaklak. Sobrang mahal na mahal po namin ang bunsong kapatid kong yon dahil siya ang nagsalba sa pamilya namin. Nasa bingit na po kasi ng hiwalayan sina Mama at Papa nung dumating sa buhay namin si Daisy. At siya ang bumago sa lahat. Kaya lang Miss Anne, we never imagined na mabilis din pala siyang kukunin sa amin. Hindi ko akalain na ang masayang family day namin ng araw na yon ay magiging bangungot pala. At lahat yon ay kasalanan ko. Bakit mo ba kasi ako binigyan ng flowers, anak? Ano bang meron? May gusto ka na namang ilambing sa akin, no? Eh, Mama, gusto ko na po kasing mag-swimming eh. Pero ayaw naman akong samahan ni Kuya. La, bakit ako? Grabe ka talaga, Bunso. Dinaan mo na naman sa lambing niya si Mama eh. Eh, sige na kasi, Kuya. Gusto ko na talagang mag-swimming eh. Mamaya na kasi, Daisy. Ang lakas-lakas pa ng alon, no? Tsaka may ka-text pa ako. Promise mamaya pagkatapos ito, sasamahan na kita. Kuya, samahan mo na kasi ang kapatid mo. Inuuna mo pa yung kaka-text mo eh. Kaya nga tayo nagbakasyon para magkaroon tayo ng family time, di ba? Oh, tingnan mo. Umalis na tuloy mag-isa yung kapatid mo. Naku. Ayan na yata yung bagyo. Rocco, sundan mo na kasi yung kapatid mo at baka mapano pa yun. Daisy naman kasi. Saan ba nagpunta yung batang yun? Bilis namin yatang nawala. Ala, umuulan na. Daisy! Daisy! Bunso, nasa ka na ba? Halika na, umuulan na! Kuya! Kuya! Daisy! Bunso! Mama! Mama, si Daisy po nalulunod! Ano? Nasaan si Daisy? Nasaan ang kapatid mo, Rocco? Hindi ko makita, Mama. Nilaman ng malalaking araw si Daisy. Daisy! Bunso, nandito na si Kuya! Nasaan ka? Napakalaki at napakalakas po ng alon nung araw na yon. Pero ginawa ko ang lahat para hanapin si Daisy. Hindi ko alintana ang malakas na ulan, pati na rin ang nakakatakot na kidlat na nakikita ho naming gumuguhit noon sa langit. Nagpapanik na ho kaming lahat sa kakahanap kay Daisy. Pero hindi po talaga namin siya nakita. Gumabi na lang ay naghahanap pa rin kami at makailang ulit na ngang nawala ng malay si Mama sa sobrang pag-aalala. Hanggang sa... Mama? Mama, si Daisy po. Nakita na po siya. Mama? Mama, wala na po si Daisy. Daisy. Ang anak ko. Diyos ko, ang anak ko. Hindi. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi yan ang anak ko. Hindi si Daisy yan. Buhay pang anak ko. Hanapin natin siya. Daisy. Daisy, balik ka na kay Mama! Mama! Mama, tama na po! Wala na po si Daisy, Ma! Hindi! Lumayo ka sa akin! Huwag mo kong hawakan, Rocco! Ikaw! Ikaw
Ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari to sa kapatid mo. Ikaw ang may gawa nito sa kanya. Kung sinamahan mo lang siya, hindi siya mapupunta doon ang mag-isa. Ikaw ang may gawa nito kay Daisy. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid mo. Halos madurog po ang buong pagkatao ni Mama sa nangyari sa kapatid ko, Miss Anne. At ganun din ako. Yung masaya ho naming pamilya noon, bigla na lang nag-iba. At ako, ang sinisisi niya sa lahat ng nangyari. Ang sabi ni Mama, kasalanan ko yon. At naniniwala ako sa kanya. Anak, thank you rito sa bulaklak na ibinigay mo sa akin, ha? Alam na alam mo talaga ang paborito ko. Alam mo ba, palagi na lang kitang namimiss. Kailan ba kita makakasama ulit? Ang kuya mo? Hindi ko alam, anak. Siguro, hindi na ulit kami magiging okay ng kuya mo. Siya kasi ang may gawa niyan sa'yo eh. Siya ang dahilan kung bakit nawala ka sa amin. Anak, pwede bang isama mo na lang ako sa'yo? Hindi ko po alam kung tuluyan na bang nawala si Mama sa katinuan, Miss Anne. Pero madalas ho namin siyang nahuhuli ni Papa na may kinakausap sa hangin. Ang sabi niya, nakikita niya raw si Daisy. Hindi raw siya maiwan-iwan ito dahil ayaw ni Daisy na malungkot siya. Ang sabi po ng psychiatrist na tumingin kay Mama, may depression daw siya. Yun ang dahilan kaya nagkakaroon siya ng hallucination na nakikita niya pa rin ang kapatid kong pumanaw na. Pinayuhan din po kami ng doktor na ilayo siya sa mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng nangyaring trahedya sa buhay namin. Natawa nga ho ako nun eh. Wala naman ho kasing ibang nagpapaalala nun kay Mama bukod sa akin. Kaya ng mga panahong yon, nag-decide na ho ako na umalis sa amin. Simula nun, barkada na ang naging kasama ko sa buhay. Sila ang naging katulong ko para kahit papaano, kayanin kong mabuhay ng mag-isa at makabangon mula sa trahedya ng pagkawala ng kapatid ko. Hanggang sa lumipas ang 2 taon. Pre, ano? Sama ka? Ha? Saan? Tamo to. Lutang na naman. Sa Pampanga nga. Birthday ko kasi, di ba? Maghahanda raw sila nanay. Sasama ka ba? Ah, ganun ba? Sige. Alam ka naman, paiwan pa ako mag-isa rito sa apartment. Siya, paalam ka muna sa parents mo. Baka kasi hanapin... Hindi yun. Di nila ako hanapin. Huwag ka mag-alala. Taong 2014, 2 taon matapos ang pagkamatay ng kapatid ko, masasabi kong sa wakas po ay naka-move on na ako.
Natanggap kong wala na siya. Pero yung guilt na nararamdaman ko, nandun pa rin. Ganun pa man, inabala ko na lang ang sarili ko sa iba't ibang bagay. At isa na ron, ang palaging pagsama sa mga barkada ko, kahit saan man sila magpunta. Buwan ng June nang sumama ako kay Jay na bumisita sa kanila sa Pampanga. Marami kasi silang handa. Bukod doon, may regalo raw sa kanya ang tatay niya kaya gusto nitong umuwi siya. Nag-commute lang kami papunta doon. Siguro ho, inabot din ng kulang-kulang 2 oras ang biyahe namin. Ayos naman, wala namang naging hassle. Pagdating namin doon, sinalubong agad kami ng pamilya niya na sobrang saya nang makita siya. Aaminin ko, Miss Anne, medyo nakaramdam ako ng inggit kay Jay ng mga sandaling yon. Pero idinaan ko na lang yon sa pagkain ng mga handa nila. Ang sasarap ng mga pagkain. Noon lang din ako nakatikim ng mga Kapampangan food. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga ay yung Morcon Kapampangan. Yung nirolyong karne na may keso, itlog at iba pa. Hindi ko nagaanong matandaan kung anong mga nakalagay doon pero sobrang sarap po talaga. Wow! Kotse? Bibigyan niyo ako ng kotse, Tay? Oo. Nakuha ko na kasi yung perang ipinangako sa akin ng boss ko. Kaya binilang kita ng regalo. Total, maayos ka naman nag-aaral eh. Tsaka para mabilis ka na lang din makauwi rito sa atin. Nax! Big time ka na pala, Tay. Salamat ng marami. Oh, yan ang panginihintay mo, pre. Test drive na yan. Sige ba? Tatay, road trip lang kami ni Rocco. O sige, basta huwag kayong ganong papagabi sa daan ha. Alam mo naman ngayon din ginugunita yung nangyaring trahedya nung pumutok yung pinatubo. Huwag kayong masyadong lumayo. Oho. Jay, ano yung sinasabi ng tatay mo kanina? Yung sa pinatubo? Ayon? Sabi kasi ni tatay, marami raw namatay nung pumutok yung mga pinatubo noon. May mga natabunan pa nga raw ng lahar eh. Kaya yung iba hindi na nahanap. May mga bayan na halos na ilibing na ng lahar. Sa ibang lugar naman, halos bubong na lang ang kita. Dahil daw doon kaya maraming nagpaparamdam at nagpapakita. Lalo na tuwing sasapit ang anibersaryo ng trahedyang yun. Dito mismo sa amin kasi, dito raw yung pinakamalala ang pinsala eh. Weh! Nagpaparamdam? Naniniwala ka ba sa ganun, pre? Ako? Ewan. Siguro. Kapag ako mismo ang nakakita, oo, maniniwala ako. Ang kaso, wala pa naman akong nakikita so far. Hindi ko alam, Miss Anne, kung bakit biglang pumasok sa utak ko si nanay at ang kapatid kong si Daisy. Bigla ko na naman silang naalala. Kaya inaya ko nang bumalik si Jay kahit na maaga pa naman noon. Kaya lang, nung pauwi na kami, napadaan kami sa isang makipot na kalsada na medyo mapuno ang paligid. Walang masyadong nakatira sa parteng yon kaya wala rin kaming gaanong nakitang taong dumadaan. Tirik pa ang araw noon kasi kung tama ang pagkakatanda ko, alas 3 pa lang yun ng hapon. Pero nagulat kami ni Jay kasi bigla na lang hong dumilim yung langit. Bukod doon, bigla rin hong nag-iba ang amoy ng paligid. Parang amoy abo na nababasa.
medyo nakakasulasok kasi talagang umaalingasaw. Mula na. Laki na ng dagim mo. Grabe, nakakatakot yung itsura ng langit. Ang dilim. Kaya nga buti na lang nag-aya ka ng umuwi. Ang baho pa. Ano ba yun? Ang sakit sa ilong eh. Parang may nagsisiga yata. Tapos nabasa ng ulan. Kaya nga napansin ko rin eh. Uy pre, teka. Tignan mo yung babae doon sa gilid oh. Pinapara yata tayo. Oo nga no. Sandali, hintuan ko. Isa! Nasaan ka na, Isa? Miss, kailangan mo ba ng tulong? Ba't umiyak? Kuya, nawawala po kasi yung kapatid ko eh. Hindi ko po siya mahanap. Sige, sumakay ka na, Miss. Tutulungan ka namin hanapin yung kapatid mo. Ayun na kasi yung ulan eh. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Miss, ano bang pangalan mo? Ako si Jay. Itong kaibigan ko naman si Rocco. Maureen po, yung kapatid ko naman si Isa. Nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo ako mahanap ang kapatid ko. Huwag tayong hihinto hanggat hindi natin siya nakikita. Ilang araw ko na po siyang hinahanap eh. Natahimik na naman ako ng mga sandaling yon, Miss Anne. Habang nakikita kong umiiyak yung babaeng nakita namin sa daan. Parang bigla akong naalala ang sarili ko. Para bang bigla akong bumalik dun sa oras na hinahanap ko ang kapatid ko. Parang bumalik ulit sa akin yung sakit. Nakakaawa rin kasi yung babae. Basang-basa siya ng ulan. Medyo maputik din yung suot niyang damit. Lalo na yung laylaya ng suot niyang pantalon. Malamlam yung mata niya na parang matagal na siyang iyak ng iyak. Tapos, nakahawak rin siya sa sikmura niyang napansin kong medyo nakalubog. Talagang naawa ako kay Maureen, Miss Anne. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kaya ang sabi ko noon sa sarili ko, hindi namin siya pwedeng pabayaan. Maureen, nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain muna tayo tapos... Hindi po. Ayoko po, ayos lang ako. Hanapin na lang po natin yung kapatid ko. Saka, pwede po bang pakisarang bintana? Baka po kasi pati yung iba, sumampa rin dito sa sasakyan nyo. Iba? Sinong iba? Ano yun? Parang may bumagsak sa bubong ah. Baka pusa lang. Pusa? Parang ang lakas naman niya. Tulong! Tulungan niyo kami! Hindi ako makahinga. Pukain niyo kami rito. Andito lang kami. Andito kami sa ilalim. Pukain niyo kami. Pare, naririnig mo ba yun? Nandito kami sa ilalim. Pukain niyo kami. Pakiusap. Pukain niyo kami. Oo, pre. Mukhang totoo nga yung usap-usapan dito. Oo, totoo nga. Kaya wag na wag po ninyong bubuksan dong sasakyan nyo kung ayaw nyo makapasok sila rito. Hindi po matahimik ang mga kaluluwa nila. Hanggang ngayon, hindi nila matanggap na namatay na sila sa nangyaring trahedya. Kung ganun, dapat mahanap na natin agad yung kapatid mo, Maureen.
Siguradong takot na takot na yun. Ate! Ate! Tulungan mo ko, ate! Ayun! May naririnig akong boses ng bata! Iyon ba ang kapatid mo, Maureen? Opo! Si Isa nga yun! Diyos ko, ang kapatid ko! Isa! Nandito na si Ate Isa! Nandito na ako! Nililigtas kita! Parang dun yata nang gagaling yung boses ng bata. Dun tayo! Ate! Nasaan ka na po, ate? Bakit pininiwang mo kamay ko? Ate, hindi mo na ba ako mabalikan? Isa! Nandito na si ate! Sandali na lang! Magkakasama na tayo muli! Dito! Dito ko naririnig yung boses! Dito sa tapat ng... simbahang lumubog noon sa lahar. Dito kami nagkahiwalay ng kapatid ko. Dito siya nawala sa lugar na to. Dito kami parehong binawian ng buhay. Pareho po kaming napalingon noon ni Jay sa backseat ng sasakyan niya. Nakita namin si Maureen na unti-unti hong nagbabago yung itsura. Nagiging maputla ang balat niya. Nagiging kulay abo. Katulad ng kulay ng balat ng kapatid ko nung matagpuan namin siyang bangkay matapos niyang malunod sa dagat. Sapo ni Maureen ang mukha niya habang umiiyak siya. Hanggang sa bigla na lang siyang naglaho. Anak ng tinapa! Pre! Multo yata yung kasama natin! Nangilabot kami ni Jay. Para kaming parehong natuod sa nasaksihan namin. Lalong-lalo na nung makita naming lumitaw sa harapan ng sasakyan namin si Maureen, pati na rin ang isang batang kamukhang kamukha niya. Masayang-masaya sila habang tinatakbo nila ang distansya sa pagitan nila. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon sa totoo lang. Kung matatouch ba ako dahil sa wakas ay nagkita na ang magkapatid sa tulong namin? O matatakot? Dahil ngayon ay alam na naming pareho na pala silang mga multo. Sa wakas nagkita rin tayo, Isa, kapatid ko. Hatid, ang tagal po kitang hinintay. Salamat, pinalikan mo na rin ako sa wakas. Nang makita kong niyakap ni Maureen ang kapatid niyang si Isa bago sila biglang naglaho, Miss Anne, parang may naramdaman akong kirot sa puso ko. Yung kirot na matagal ko nang gustong ilabas. Yung kirot na bigla na lang nagpa-realize sa akin ng maraming bagay. Dali-dali kaming bumalik ni Jay noon sa Maynila pagkatapos ng birthday niya. Hindi po ako nag-aksaya ng pagkakataon, Miss Anne. Umuwi ako sa amin at pinuntahan si Mama. Rocco? Anak? Ikaw ba yan? Opo, Ma. Ako nga po. Flowers, Ma, oh. Para sa'yo. Patawarin mo ko, anak. Anak ko. Patawarin mo si Mama. Hindi ko sinasadyang isisi sa iyo ang nangyari sa kapatid mo. Hindi, Ma. Okay lang po.
may basehan kayo doon kaya naiintindihan ko kayo. Pero ma, gusto ko malaman nyo na hindi ko po ginustong mangyari yung kay Daisy. Mahal na mahal ko po yung kapatid ko, ma. Kaya kung kaya ko lang siyang ibalik, gagawin ko. Alam ko, anak. Sinabi yon mismo sa akin ni Daisy nung araw na umalis ka sa bahay na ito. Alam kong hanggang ngayon, hindi ka pa rin naniniwalang nakikita ko siya, anak. Pero... Mama, naniniwala po ako sa inyo. Naniniwala po ako nakikita niya si Daisy dahil nakikita ko na rin po siya ngayon. Sa sofa ng salas namin, sa tabi ng misita kung saan nakapatong ang flower vase na pinaglalagyan ng paboritong bulaklak ni Mama, nakita kong nakaupo ang kaluluwa ng kapatid ko, Miss Anne. Nakangiti habang nakatingin sa aming dalawa ng nanay namin. Bago siya unti-unting naglaho na parang usok na sumama sa ihip ng hangin. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, Miss Anne. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yon. Pero sa maniwala man kayo o hindi, sa kahuli-hulihang pagkakataon, ay nasilayan ko ulit ang magandang ngiti ng prinsesa namin. At alam kong sa pagkakataong yon, ay masaya na siya, Miss Anne. Dahil sa wakas, napatawad ko na rin ang sarili ko at ngayon ay tuluyan na akong makaka-move on sa trahedyang nangyari sa buhay namin. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ibinahagi ko sa inyo ngayon, Miss Anne. At maraming salamat po sa lahat ng nakinig at makikinig pa lang. Para sa akin ay isang malaking karangalan po na mapansin ito ng inyong channel. Kaya salamat din po sa buong kwentong Takip Silim Team na nagbibigay buhay sa mga kwentong ipinapadala namin. I wish you all the best at God bless po sa ating lahat. Ngayon naman, dumako po tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to, uunahin ko na, si Ms. Audrey Marie, Krisha Fenis, Camille Montorio, Colette, Ekame, Elizabeth Douglas, Bernadette Arcalas, Rizaline Davida, Shirley Carino, Garcia Daisy, Rogelio Parayaw. Magbasa naman po tayo ng dalawa sa pinakamagandang comments mula kina MJ Horolan at Lilian Poblete. Ang sabi ni MJ, araw-araw po akong nakikinig sa mga magagandang kwento nyo habang nakabantay kay Lola. More stories and God bless po sa inyong lahat. From Israel. Ang sabi din ni Lilian Poblete, good day po Miss Anne, na-miss kita. Ganda talaga ng mga kwento sa SB at KT. Habang nagko-coffee, nakikinig ako. Sarap makinig habang nainom ng kape. Good job! Salamat sa mga kwento nyo. More power! Always watching from Singapore! Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag nyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.